Nice pass again. Caperon turns the other way. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga tol. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang power forward at most improved player ng Barangay Ginebra San Miguel, walang iba kundi si Prince Caperal. Kung saan balibalita pa din na balak talaga itong pakawalan ng SMC management para sa Magnolia Hotshots dahil kulang nga ito ng big man. Pero ang tanong mga tol, dapat ba talagang ituloy ng Barangay Ginebra ang plano ito na ilipat si Prince Caperal sa Magnolia Hotshots dahil sa pangangailangan nito ng big man? At alimin natin yan mga tol sa huling yugto nitong video. Bago tayo magpatuloy mga tol, i-click mo na agad ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated tungkol sa mundo ng basketball. Maraming mga fans nga ang natuwa at hindi natuwa dahil sa balibalitang plano ng SMC management na ilipat itong si Prince Caperal sa Magnolia Hotshots. Dahil hanggang ngayon nga ay wala pa ding itong nakukuha na big man para sa kanilang roster. At syempre para pangpalit sa naiwang tungkulin ni Mark Pingris. Alam naman natin mga tol kung gaano kahusay na player itong si Prince Caperal dahil isa siya sa key contributor ng kupunang Barangay Ginebra para sa kanilang kampiyonato last PBA bubble. At syempre siya din ang gumamit sa oras nila Greg Slaughter dahil sa sabbatical leave at oras din ni Joe Devans dahil sa natamo nitong injury. Pero dahil sa pagkuha ng Ginebra kay Christian Stan Hardinger ngayong taon at pagbabalik muli ni Joe Devans sa roster, may napabalita na baka raw maging bench player itong si Caperal at hindi masyado magamit, kaya ito ang naging rason kung bakit gusto ilipat ng SMC management si Caperal sa Magnolia Hotshots. Maganda nga ang planong ito ng SMC management na ilipat si Prince Caperal sa Magnolia Hotshots dahil magiging maganda ang spacing at rotation ng Hotshots. At syempre may karamay na rin si Ian Sanggalang tuwing may laro sila sa liga, kung saan magiging malaki ang tsansa nila na makuha ulit ang titulo ngayong 2021 PBA season. Nabanggit na natin kanina mga tol na kinuha nga ng Ginebra itong si Sistan at magbabalik na rin si Joe Devans sa roster. Pero sa di inasahang pangyayari ay na-injured itong si Christian Stan Hardinger habang nagpra-practice ang kupunang Barangay Ginebra. At dahil nga sa pangyayaring ito ay maraming Ginebra fans ang nagsasabi na dapat huwag na ituloy ng SMC management ang paglipat kay Prince Caperal sa Magnolia Hotshots. At dapat raw panatilihin na lang ng Ginebra itong si Caperal sa roster dahil nga injury prone itong si Christian Stan Hardinger. So may tama naman ang mga Ginebra fans na huwag na ituloy ng SMC management ang paglipat kay Prince Caperal patungong Magnolia Hotshots dahil nga injury prone itong si Christian Stan Hardinger. At syempre baka pagsisiyan pa ito ng Ginebra sa huli at di makuha ang inaasam-asam nilang Grand Slam sa PBA. Para naman sa Magnolia Hotshots, lagi nga natin sinasabi na mayroon namang mga unrestricted free agents na big man na pwede nilang kunin ngayong taon na walang kapalit na players. Katulad na lamang sa ginawa at pagkuha ng San Miguel Beermen, kina James Sena at Alfonso Gotladera. So para sa akin mga tol, di na dapat pang ituloy ng SMC management ang paglipat kay Prince Caperal sa Magnolia Hotshots dahil gamit siya sa roster at syempre injury prone itong si Christian Stan Hardinger. Para sa inyo mga tol, dapat bang ituloy ng SMC management ang paglipat kay Prince Caperal patungong Magnolia Hotshots o hindi? Comment below mga tol dahil babasahin natin isa-isa yan. At huwag kalimutan i-like at share agad itong video para patuloy pa ako mag-upload ng marami pang videos tungkol sa mundo ng basketball. So this is Channel B once again. Keep safe mga tol at adios.